merong binanggit sa press con. Merong binanggit si General Torres sa press con na isang matutuklasan nga bang sikreto nitong nagtatagong pastor? O mabubuking ng tuluyan yung ginagawa niyang tsuktsak? tsuktsak na. Nagulat po ako sa mga revelasyon na to, pero pakinggan po natin. Ito ay base po doon sa mga nakita ni General Torre, mga kababayan ko, ha. Hihimayin lang natin, mga kapatid. Panoorin natin to. Until kahapon, meron tayong pinasok na isang building. Meron tayong nakita na information na na-receive na may parte si Apolito Buridor na pwede niya pagtaguan. Ito, mga kababayan ko. Meron daw na-receive, mga kababayan ko, ang si General Torre na meron daw isang kwarto si Kibbs doon sa loob ng KOJC compound. Opo, na maaari niya daw pagtaguan. So yung mga pulis natin, sumugod po kagad doon. Bagbaka sakaling nandoon si Kibuloy, mga kapatid. Opo, tama po kayo. Baka sakaling nandoon si Kibuloy. Ha? Liliwanagin ko, ha? I repeat, nagbaka sakali ang mga pulis natin na baka nandoon si Kibuloy. Kaya dali-dali po yung mga pulis natin nagpunta doon. At ito po yung natuklasan nila, mga kababayan ko. Panoorin nyo to. Positive, nandun ang kwarto. Positive, andun ang kwarto. Wala lang ang tao. Ulitin natin. Ayan, naulitin natin, ha. Ay, para sa bagay. Hindi. Yan. Meron tayong natip na information na na-receive na may kwarto si Apolo Cuburidor na pwede niyang pagtaguan. Positive, nandun ang kwarto. Wala lang ang tao. Okay. Positive, ang kwento dito, ito matindi. Positive, andun yung kwarto, wala lang tao. Niliwanag naman ni General Torre, tuloy. Kwarto na napakaganda. Sa mga gamit na nandun ay kwarto na isang lalaki. Base sa mga gamit na nandoon na nakita ng ating mga pulis, mga kababayan ko, ay isang kwarto ng lalaki. Lalaki, ha? Na tumutugma sa pangangatawan at size ng mga sapatos at mga gamit ni Apolo Kibuloy. Ayan. The theory of General Torre is kwarto ni Kibuloy. Nag-iisa lang to, ha, mga kababayan ko. Tuloy natin. Na napaliligiran ng mga maliliit na kwarto. Ano kayang kwarto to? Ng mga babae naman. Ooh! Alam mo, yung na nung sinabi ni General Torre to, mga kababayan ko, nag-sink in sa utak ko. Yung sa Senate, yung babae, mga kababayan ko na nagkwento. Ibig sabihin nito, totoo. Totoo na sa pal nakapaligid kay Kibuloy yung mga babae. Mga kababayan ko, because the description of General Nicolas Torre, mga kababayan ko, there is mayroong isang kwarto, mga kababayan ko, na kwarto ng lalaki at ang mga gamit doon ay tingin nila ng mga pulis natin ni General Torre na gamit ni Kibuloy, at merong mga maliliit na kwarto na yung kwarto, mga kababayan ko, na nakapaligod na napakapaligid sa isang kwarto na yon ay kwarto ng mga babae. Mga kababayan ko, kwarto ng mga babae, ha, tuloy. Base naman sa mga nakita natin mga gamit. So, wala nga rin naman ang mga babae. At meron tayong nakita ron na isang seksyon na ngayon ay ating namang itinomordinate. Diba, bago-bago ituloy yan. Nabago ituloy ni General Torian. Naaalala ko rin yung kwento nung nagdemanda kay Kibuloy doon sa di umano'y ginawa niya na... Di umano, ha, na ginawa niyang karumal-dumal, mga kababayan ko. Sabi nung biktima, mga kapatid, nung paano siya hinalay is the word is like this, eh.
meron tinatawag na pastoral. Yung pastoral na yun ay puro mga babae, mga kababayan ko. At kailangan ay naikwento ko na sa inyo yan. Nagtutugma lang ngayon mga kababayan ko lahat. Baka room ni Stephanie yan. Ating tamang itutuloy ko yan, wait lang. May mga minor tayo naghira. Alas 6 kahapon, uwiin ko tayo. Ang sabi ng mga tao doon, tulog. May hindi naman makapaniwala. Bago kami nakapasok doon, mga 30 minutes na kami ginambala nitong mga taga-KOJC. Bago kami makapasok, may dala akong 60 na mga babae. Ito pa matindi mga... Ito pa matindi mga kababayan ko. Sa paligid ng kwarto na yon mga kapatid, ay meron pa pong mga minor de edad. Alam mo, kinakabahan ako dito mga kababayan ko. Yung hearing sa Senate, mga kababayan ko, tugman-tugma sa sinasabi ng suspect eh. Anong-ano nung biktima eh. Tugman-tugma mga kapatid. As in lahat, nagtutugma dun. I don't know what's the reason, ano ko, hindi ko alam kung bakit, pero yung sinasabi ni General Torre, parang kutob ko, totoo. Kasi kwento niya yung mga kwarto na yan eh. Merong isang kwarto, bago siya paliguin, bago siya magmasahe kay Kibuloy, sabi niya nun, bago siya pinagamit ng holy shampoo na Palmolive, mga kababayan ko, ay kwento niya yung kwarto-kwarto na yan, na member, pag member ka ng pastoral, mga kababayan ko, ikaw ay parte doon, mga kapatid. Parte ka ng pastoral, andudoon ka sa circle nila, mga kababayan ko. So ito na nga ba sinasabi niya na kwarto ni Kibuloy, tapos kwarto ng mga kwarto nila? At dyan ba di umano naganap ang alam nyo na? Di ba? Tuloy. Church, kasi yun ang kanilang alam mo, kahit si General Torre, tipid magsalita eh. Because there is a minor de edad eh. Totoo lang ha, may minor de edad kasi na involved. Kaya tipid na tipid pa yung salita ni General Torre dito, mga kababayan ko. Then, General Torre said, mga kababayan ko, nagdala pa siya ng 60 na police women para lamang mag-search doon sa mag-serve ng warrant of arrest doon sa kinalalagyan di umano ni Kibuloy. Suddenly, mga kababayan ko, ang sabi dito, meron pang mga minor de edad doon sa circle na yon, mga kababayan ko. Tuloy. Ang request na babae lang makapasok kasi halos lahat ng building dyan, ang mga nakatira ay babae. Si Apolo Kibuloy lang ang bukod tanging nakatira sa gitna ng mga babae ito. Grabe, oh. Ano sabi? Ayun, no, liwanagin natin, ha. Yun ang kanilang request na babae lang makapasok kasi halos lahat ng building dyan, ang mga nakatira ay babae. Si Apolo Kibuloy lang ang bukod tanging nakatira sa gitna ng mga babaeng ito. Grabe. Imagine mo, no, nakatira ka doon sa dorm na puro mga minor de edad, may mga bata, puro babae. Tapos bandang huli, mga kababayan ko, nandun ka sa gitna, natutulog ka, may kwarto ka doon, ikaw lang ang lalaki. Antindi niya na. Ito, ibang klase yung revelation na to, ha. Hindi kaya connecto doon sa pinupukol nung victim sa Senado? Hindi kaya nagtutugma-tugma na yung mga kwento nung victim na yung kwarto-kwarto? Hindi kaya dyan naganap yung di umano'y pagkakasala sa batas ni Kibuloy? Di ba dyan, baka ako, mga kababayan ko, na yung kwento ng mga dating membro at na nagsiwalat tungkol doon sa Palmolive, yan na siguro, mga kababayan ko. Ato, nagtatanong lang ako, mga kababayan ko, sa mga member ng KOJC. May bato-bato sa langit, tamaan wag magagalit sa akin, ha? Ako'y nagtatanong lang, mga kababayan ko, baka dyan naganap yung unang-unang tikim ng Palmolive ni Kibuloy. Diba? Di natin alam eh. Mga kababayan ko eh, we don't know. Kasi, ngayon pa lamang nabibigyan ng linaw. Nagulat lang ako dun sa kwento ni General Torre na merong isang kwarto dun sa gitna na kwarto ng isang lalaki. At yung kwarto ng lalaki, mga kababayan ko,
na paliligiran ng kwarto ng mga babae. Di ba? Doon po kayo magtataka doon, mga kababayan ko. And that is really question mark, mga kapatid po, para sa akin. Kung puro babae ang nakaharap mo, ayon doon sa kwento ni General Torre, at kung room ng mga babae rin yung sinasabi ng biktima sa Senado, at merong isang kwarto ng lalaki kung saan gumagawa ng pagkakasala ito, mga kababayan ko, eh baka yan na yun. Ako tanong lang, mga kababayan ko, ha, walang samaan ng loob, baka yan na yun, mga kababayan ko, na hinahanap at magpapatunay na meron talagang nagaganap na pahiran ng shampoo. Kasi mga kapatid, kung babalikan natin yung storya nung biktima, nagtutugma ngayon sa sinasabi ni General Torre kung saan naganap at binigyan siya ni Canada ng palmolive. Mga kapatid, yun po ang nakakapagtaka po doon. Pero hanggang ngayon, mga kababayan ko, ang tanging makakasagot lang po niyan ay walang iba kundi si Kibuloy at hindi po tayo. Tayo po ay nagtatanong lamang kung totoo po ba ito na merong isang kwarto ng lalaki na napaliligiran ng kwarto ng mga babae.